Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, limang linggo na tayong naghahanda ng sarili para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagpapakasakit at pagkabuhay ng Panginoon. Sinikap nating unawain at tuparin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa-tao alinsunod sa aral at halimbawa ni Hesukristo. Kaisa ng buong simbahan, sinisimulan natin ngayon ang mga mahal na araw. Si Kristo ay matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas, ang magpakasakit, mamatay at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Taimtim nating sariwain sa alaala ang kanyang pag-aalay ng sarili para sa kapwa at sundan natin siya ng may buhay na pananampalataya. Kaisa niya sa pagdurusa sa krus, tayo naway makahati niya sa kanyang pananaig sa kamatayan at sa kanyang bagong buhay. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga palaspas na ito ay iyong pagpalain at pabanalin upang sa masaya naming pagbubunyi sa Mesiyas na aming hari, siya'y aming masundan at sa pamamagitan niya'y aming sapitin ang hindi magmamalyo na lungsod ng Jerusalem na kanyang pinaghaharian kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kung maaari po ay itaas ang mga palaspas para sa pagbabasbas. Pakibaba po muna sandali para sa ating pagbasa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong malapit na sila sa Jerusalem, pagdating nila sa Betfage, sa bundok ng mga olibo, pinauna ni Jesus ang dalawang alagad. Sinabi niya sa kanila, "Pumunta kayo sa susunod na nayon. Makikita ninyo roon ang isang inahing asno na nakatali, kasama ang kanyang bisiro. Kalagin ninyo at dalhin dito. Kapag may sumita sa inyo, sabihin ninyong kailangan ng Panginoon at hindi na kikibo iyon." Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng propeta. Sabihin ninyo sa lungsod ng Siyon, "Masdan mong dumarating ang iyong hari, sila'y mapagpakumbaba, nakasakay sa isang asno, sa isang bisiro, bisiro ng isang asno." Lumakad nga ang mga alagad at ginawa ang iniutos ni Jesus. Dinala nila ang inahing asno at ang bisiro. Isinapin nila sa likod ng mga ito ang kanilang balabal at sumakay si Jesus. Maraming naglatag ng kanilang balabal sa daan. Ang iba naman ay pumutol ng mga sanga ng kahoy at inilatag din sa daan. Nagsisigawan ng mga taong nauuna at sumusunod sa kanya, "Mabuhay ang anak ni David! Pagpalain ang dumarating sa ngalan ng Diyos. Purihin ng Diyos." Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. "Sino kaya ito?" tanong nila. "Si Jesus, ang propetang taga Nazaret, Galilea." Sagot ng karamihan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Bago po tayo magposisyon, papasok sa ating altar, ilang mga paalala lamang po, no? Itong ating mga dalang palaspas ay bahagi ng ating pagsasadula at pagtanggap din ng pagiging bahagi ng kwento ng ating Poong Hesus Nazareno. Sa pagsimula natin ng mahal na araw, papasok ang ating poon sa Jerusalem.
at tayo bilang mga nag-aabang sa Kanya ay daladala ang mga palaspas. Sa pagwagayway nito, kinikilala natin siya bilang ating hari at Panginoon. No? Pero matutunghayan natin mamaya, may iba pang ibig sabihin yan. May iba pang kahulugan yan. Lalong-lalo na pag iuugnay natin sa susunod nating mga pagbasa. Kaya naman, mga minamahal na kapatid, tularan natin ang mga tao na nagbunyi kay Jesus. Halinang magprosesyon sa kanyang karangalan, taglay ang kapayapaan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong halimbawang dapat tularan ang tagapagligtas naming naging di iba sa amin, para ang krus namin ay akuin. Pagindapatin mong sa mga pagdiriwang ay aming kamtin, ang kanyang ulirang pagkamatiisin, at ang pakikisalo sa pagkabuhay niyang maningning, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay, kanyang binubuksan ang aking pandinig. Nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayun din nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis na sampaling parang bato, pagkat aking batid na ang sarili ko'y hindi mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Diyos ko, bakit namay ako'y iyong pinabayaan? Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Bawat taong makakita'y umiiling nanunukso, palibak na nagtatawa't sinasabi ang ganito. Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? May pangkat ng mga buhong na sa aki pumaligid, para akong nasa gitna niyong asong mababangis. Mga kamay ko at paay, butas sa pakong matulis, ang buto ng katawan ko ay mabibilang sa masid. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan, ang hinubad na tunikay dinaan sa sapalaran. Huwag mo akong ulilahin, huwag talikdan, Panginoon, o aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Ang lahat ng ginawa mo'y ihahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungay, pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod. Siya'y inyong dakilain, kayong angkan ni Jacob. Ikaw, bayan ng Israel, ay sumamba at maglingkod. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maniniklohod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Hesukristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat.
Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Mateo. Iniharap si Jesus sa gobernador. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong sa kanya ng gobernador. Sumagot si Jesus. Kayo na ang nagsasabi. Ngunit nang paratangan siya ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan, hindi na siya sumagot. Kaya't sinabi sa kanya ni Pilato, hindi mo ba naririnig ang mga ipinararatang nila sa iyo? Ngunit hindi sumagot si Jesus gapotokman, kaya't nagtaka ang gobernador. Tuwing pista ng Paskwa, kinaugalian na ng gobernador ang magpalaya ng isang bilanggo, sino mang mahiling ng taong bayan. Noon ay may isang kilalang bilanggo na nagngangalang Barabas. Kaya't nang magkatipo ng mga tao, tinanong sila ni Pilato, sino ang ibig ninyong palayain ko? Si Barabas ba o si Jesus na tinatawag na Kristo? Alam ni Pilato na inggit ang nag-udyok sa kanila na dalhin sa kanya si Jesus. Hindi lamang iyan. Samantalang siya'y nakaluklok sa hukuman, nagpasabi sa kanya ang kanyang asawa, huwag kang makialam sa taong iyan na walang kasalanan, sapagkat kagabi, pinahirapan ako ng aking panaginip tungkol sa kanya. Ang mga tao na may sinulsula ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan, nahilingin kay Pilato na si Barabas ang palayain at si Jesus ay ipapatay. Muli silang tinanong ng gobernador, sino sa dalawa ang ibig ninyong palayain ko? Si Barabas po! Sagot nila, sinabi sa kanila ni Pilato, kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? Sumagot ang lahat, ipako sa krus! Bakit? Anong masama ang ginawa niya? Tanong ni Pilato. Ngunit lalo pa nilang isinigaw, ipako sa krus! Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa at malamang pang magkagulo ang mga tao, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harapan ng mga tao. Wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito. Bahala kayo! Sabi ni Pilato, sumagot ang mga tao, pinananagutan namin at ng aming mga anak ang pagkamatay niya. At pinalaya niya si Barabas. Ngunit ipinahagupit si Jesus at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa pretoryo at nagkatipon ang buong batalyon sa paligid niya. Hinubaran nila siya at sinuotan ng isang balabal na pulang-pula. Naglikaw sila ng halamang matinik at ipinutong sa kanya. Saka pinapaghawak ng isang tambo sa kanyang kanang kamay. At palibak siyang niluhud-luhuran at binati. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! Siya'y pinaglulurhan. Kinuha nila ang tambo at siya'y pinagahampas sa ulo. At matapos kutyain, kanilang inalisan siya ng balabal. Sinuota ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Paglabas nila ng lungsod, kanilang nakita ang isang lalaking nagngangalang Simon, isang taga-Sirene. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Pagdating sa lugar na tinatawag na Golgota, na nangangahulugang pook ng bungo, binigyan nila si Jesus ng alak na hinaluan ng apdo. Ngunit nang matikman niya ay hindi ininom. Nang maipako na siya sa krus, pinaghati-hatian nila ang kanyang mga damit matapos magsapalaran. At naupo sila upang siya'y bantayan. Nakasulat sa kanyang ulunan ang sakdal laban sa kanya. Ito'y si Jesus, ang hari ng mga Hudyo. Dalawang tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Nilibak siya ng mga nagdaraan
at tatango-tango pang sinabi, "Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus." Pinutya rin siya ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng matatanda ng bayan. Sabi nila, "Iniligtas ang iba, ngunit ang sarili di mailigtas. Di ba siya ang hari ng Israel? Bumaba lang siya ngayon sa krus. Maniniwala kami sa kanya. Nananalig siya sa Diyos at sinasabi niyang siya ang anak ng Diyos. Iligtas siya ng Diyos kung talagang iniibig siya." At inalipos na rin siya ng mga tulisang ipinakong kasabay niya. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nang magi-3 ng hapon, sumigaw si Jesus, "Eli, Eli, lama sabachthani." Ibig sabihi, "Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at sinabi nila, "Tinatawag niya si Elias." Agad tumakbo ang isa sa kanila at kumuha ng espongha, tinigmak ng maasim na alak, inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Ngunit sinabi naman ng iba, "Hintay muna, tignan natin kung darating si Elias upang iligtas siya." Muli siyang sumigaw si Jesus at nalugutan ng hininga. Magsiluhod po ang lahat at manahimik sandali. Magsitayo po ang lahat. Biglang napunit sa gitna ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa, nagbitak ang mga bato, nabuksan ang mga libingan, at nabuhay ang maraming banal na namatay na. Lumabas sila ng libingan, at nang muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod at nakita roon ng marami. Nasindak ang kapitan at ang mga kawal na nagbabantay kay Jesus nang maramdaman nila ang lindol at masaksihan ang lahat ng nangyari. "Tunay na ito'y anak ng Diyos," sabi nila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat. Sa mga naririto po, gayon din na mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria, magandang hapon po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Ngayong araw na ito, Linggo ng Palaspas, sinisimulan na natin ang pagdiriwang ng mga mahal na araw. Ang ating pag-alala at paggunita ng pagpapakasakit at pagkamatay ng ating poong Jesus Nazareno. Subalit hindi doon matatapos ang kwento bilang paghahanda lamang ito sa pakikiisa sa Pasko ng muling pagkabuhay. Araw din ito ng pagpapasalamat, araw ng pagdaing ng ating mga panalangin, araw ng pamamahinga sa iba. Subalit sa lahat po ng naririto, araw ng pagdedebosyon sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. At sa araw na ito, para sa mga susunod na linggo, maaaring mapagnilayan.
Gaano ba tayo katapat? Gaano ba tayo bumabaling sa ating Poong Hesus Nazareno? Lalong-lalo na sa mga panahong tayo'y may mga suliranin, lalong-lalo na sa mga mabababang punto ng ating buhay. Dalawang bagay lamang po ang nais kong bigyang diin para sa ating pagdiriwang ng Linggo ng Palaspas. No? Una, no, nasabi ko kanina sa simula ng ating pagdiriwang habang tayo o bago tayo magprosesyon na nagiging kabilang tayo ngayon sa mga mahahalagang yugto sa panahon o sa buhay ng ating Poong Hesus Nazareno. No? Parang mga taong bayan noon na mainit ang pagpapaunlak sa kanya sa Jerusalem. Kinikilala siya bilang hari. Nagtaas ng mga palaspas. No, isang tanda ng pagtanggap sa kapangyarihan ng kung sino mang darating, no? At hindi pa 'yon. No? Inilagay pa nila yung kanilang mga saplot para lakaran ng haring kinikilala nila. At ang mga isinisigaw, Hosana! Hosana! Naririto ang ipinadala ng Diyos. Magbigay daan sa Panginoon. Siya ang anak nagmumula sa angkan ni David, ang haring mamumuno sa atin. Pero, nung binasa natin yung ikalawang ebanghelyo natin ngayon, para bang, no, bumaliktad. Hindi tayo sigurado kung ang mga taong nagpaunlak kay Jesus sa Jerusalem, ang siyang mga naroroon din sa harap ni Pilato. Pero para bang may puntong sinasabi na kung sino man yung kumilala sa kanya bilang hari, ito rin ang sangkatauhan. Ang sangkatauhan ding nagsabi, ipako siya sa krus. Hindi ba't ikaw ang anak ng Diyos, ibaba mo ang sarili mo dyan. Tumatawag ka kay Elias, huwag ka munang mamatay. Hintayin muna nating dumating si Elias para ibaba ka. Mula sa pagtingin nila sa ating Poong Hesus Nazareno bilang pinakamahalaga, sila rin ang mga taong nagbaliwala at kumutya sa kanya. No? At magandang tignan na sinasadula natin tayo yung nandun. Na para bang sinasabi sa ating buhay at magandang pagnilayan ito, bagamat hindi tayo yung mga naroroon, hindi ba't ganito rin ang sinasabi natin sa Diyos kapag tayo ay pumipili at nagpapasyang lumayo sa Kanya. No? Sa isang banda, ikaw ang hari ko at Panginoon. Lord, sa iyo lang ako kakapit. Poong Hesus Nazareno, kayo na po ang bahala sa amin. Pero, pagkatapos na magsimba, anong sasabihin? Pag ibang bagay na ang usapan, ay wala ka naman dito. Hindi ka na mahalaga sa akin. May mas mahalaga pa kaysa sa iyo. No? Parang nobyong pinagpapalit pag nakatalikod na. At sa ating araw-araw na buhay, ganun din tayo. May mga bagay tayong ipinangangako, ipinagpapasalamat, iniaasa. Pero dumarating sa mga punto ng buhay na yung mismong inaasahan natin, iniiwanan natin. Sasabihin natin, kayo na po ang bahala, Lord. Ipinagdasal ko na lahat. Gagawin ko na lang lahat. Pero pag hindi nakuha ang gusto, wala kang kwentang Diyos. Bakit pa ba ako nagsimba sa iyo? Parang walang silbi lahat ng idinasal ko. At pati rin sa ating pagpapakabuti, ganoon. Sa isang banda, mangangako tayo. No? Hindi na ako maglalasing.
Hindi na ako magsusugal. Hindi na ako mandaraya. Hindi na ako mga ngalumya. Pero kapag may nang-aya sa atin, mas mabilis pa tayo sa alas 4 na para bang hindi natin ibinigay yung ating salita at pangako. Hindi na ako magpapaloko. Gagawin ko na ang tama. Magpapakatino na ako. Pero tayo pa yung una. Tayo pa yung magiging sanhi kung bakit magkakamali yung iba. Hindi ko na pag-uusapan ng ibang tao, pero ikaw pa rin ang mauuna sa maritesan. No? At sa ating mga nagsisilbi dito sa simbahan, no? Ano yung sanay tayo, mga deboto? Walang hanggang pasasalamat sa ating Poong Jesus Nazareno. Pero pag nakalagin na sa Facebook, kung ano-ano na at sino-sino ang pinapatamaan, mang-aaway pa ng harap-harapan. Baliktad. Mga contradiction sa buhay na para bang nasasanay na tayo. Tanda ng ating pagkakamali, tanda ng ating pagiging makasalanan, na kahit paalala ng pagbabago, nahuhulog tayo sa mga bagay na ito. Subalit, ano ang tugon ng ating Poong Jesus Nazareno? Tutungo po tayo sa ikalawang bagay. Kung papansinin po ninyo, ang ating mahabang mabuting balita ngayon, yung ikalawa, no, ay isinadula natin. Di ba? May taong bayan, may Pilato, may mga nagsasalita na bahagi ng kwento. No? At kung papansinin po ninyo, no, ako bilang pari na namumuno, ang siyang kumuha ng mga linya ng ating Poong Jesus Nazareno. No? At kung tutuusin, dalawa lang. No? Sabi ko nga sa sarili ko kanina, aba, kung ako lang ang magbabasa nito, no, ubos ang boses natin. Pero kanina, effortless. Dalawa lang ang sinabi ko. No? Tinanong kung siyang hari ng mga Hudyo, ikaw na ang nagsasabi. Kayo na ang nagsasabi. At nung siya ay nakapako sa krus, no, binigkas ang unang linya ng salmong tugunan. Eli, Eli, lama sabachthani. Diyos ko, bakit ninyo ako pinabayaan? Na hindi lamang isang himutok. Totoo, may himutok doon. Nasaan ka, Lord? Nasaan ka, Ama? Pero, kung babasahin natin at babalikan natin yung buong salmong yun, sa pagsabi ng himutok na ito, sinasabi pa rin ng Poong Jesus Nazareno, bagamat hindi kita ramdam, alam kong ikaw ay naririyan. Kaya't patuloy akong kumakapit sa iyo, patuloy akong bumabaling sa iyo. Sa kabuuan, walang sinabi ang ating Poong Jesus Nazareno, kundi pinagdaanan lamang ang lahat ng natanggap niyang pangungutya, pananakit, hanggang sa kanyang pagkapako sa krus at pagkamatay. Mga kapatid, hindi po ibig sabihin nito na walang aray. No, hindi lamang siguro siya nasusulat, pero sa pagkatao ng ating Poong Jesus Nazareno, alam nating naramdaman niya, ramdam na ramdam niya ang bawat salita, ang bawat hampas, ang bawat pananakit, ang bawat sampal. Pero wala tayong narinig na pag-ayaw. Wala tayong narinig na pangungontra. Malinaw sa kanya ang kanyang ginagawa. At yung kanyang pagdaan doon, mas may kabuluhan, mas may sinasabi pa sa lahat ng sinabi ng mga tauhan. Kung anuman ang pinakamahalaga at makabuluhang nakita natin, ay yung pagdaan ng ating Poong Jesus Nazareno sa lahat ng ito. Nagsasabi kahit walang salita.
Sa lahat ng ating pinagdaraanan, tayo'y dinadamayan. Sa lahat ng ating pagkakamali, tayo'y inuunawa at binibigyan ng pagkakataon sa pagtanggap niya ng kamatayan. Dahil sa pag-ibig, inialis niya tayo sa kamatayan at binigyan sa muling pagkabuhay ng buhay na walang hanggan. Na para bang sinasabi sa atin na bukod pa sa tawag ng pananampalataya, ang mga kilos na kasama ng mga salita, dahil ipinangaral na niya ito noon, ay siyang lilitaw na mas makabuluhan. At ang pananampalataya at pagmamahal sa Diyos na ipinakikita, pinahahayag sa kilos, ang siyang nakapagpapalapit sa atin sa Kanya. At ganitong pananampalataya po sana ang ating ipagpanalangin sa pagpapatuloy ng banal na misa sa pagdiriwang ng mahal na araw. Na naway ang ating pananampalataya ay maging totoong totoo sa kung ano ang ginagawa natin, ano ang sinasabi natin, ano ang mga pinaninindigan natin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, naway maging tunay na nananampalataya kami sa iyo. Maawa ka sa amin. Magsitayo po ang lahat. Bilang isang bayang tinipon ng Diyos ng pag-ibig, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, dumulog tayo sa ating Amang nasa langit. Sa pakikiisa natin sa pagpapakasakit ni Jesus, makaisa rin nawa niya tayo sa kanyang kaluwalhatian. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari, at diakono, maging totoong saksi nawa sila ni Kristo sa pamamagitan ng kanilang taos-pusong paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa World Youth Day, magsikap nawa ang bawat kabataan na tularan si Kristong nakipamuhay sa atin upang maging lingkod at mag-alay ng kanyang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa programang Alay Kapwa, maging daan nawa ito upang matugunan ang mga suriraning panlipunan at mas matulungan ang mga nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga katikumens, magabayan nawa sila ng landas, magpapakabanal tungo sa Diyos na kanilang nais sundan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan ng ating puso't diwa, alay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Sama po natin sa ating mga dasal, mga frontliners, health workers at lahat ng nagsisilbi sa ating bayan na sa kanilang paglilingkod sa kapwa ay nagiging saksi ng tunay na pananampalataya sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami.
Ama, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Matugunan nawa ito ayon sa iyong dakilang awat mabuting kalooban sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugtan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurianiya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong bugtong na anak, sumaamin nawa ang iyong pagpapaunlak na di makakamit ng tanang aming pagganap, kundi ng paghahaing minsan lamang para sa lahat, na mula sa iyo'y pinakikinabangan namin at tinatanggap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Wala siyang kasalanan, ngunit inaring sa larim sa pagmamalasakit niyang kami palayain sa kamatayang kinasuungan namin, kaya't namatay siya upang kami buhayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunye sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya iyon.
iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyay natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay babuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ng mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap na banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa'y
Pinapaalalahanan po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Menor ng Itim na Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan ay ang muli naming panawagan ng inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, delata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba, at bottled waters para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan, lalo na sa panahon ng kalamidad. Muli, maraming salamat po sa inyong suporta, pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, kami iyong pinalingong may pag-asa sa aming sinasampalatayanan, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak. Gawin mong kami makarating sa aming paroroonan, pakundangan sa kanyang muling pagkabuhay, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Sa bawat panalangin po ang ating itutugon ay amen. Ang Diyos Amang mapagpatawad ay nagbigay ng halimbawa ng pag-ibig na di makasarili sa pamamagitan ng pagpapakasakit ng kanyang anak. Amen. Sa inyong paglilingkod sa Diyos at kapwa, naway matanggap ninyo ang kanyang biyaya. Amen. Naniniwala kayo na sa pamamagitan ng krus na gapi ni Kristo ang kamatayan, bigyan nawa kayo ng buhay na walang hanggan. Amen. Nagpakababa siya para sa atin, naway sundan ninyo ang halimbawa niya at makibahagi sa kanyang muling pagkabuhay. Amen. At pagpalain nawa tayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang hapon po sa inyong lahat.